Okay, welcome po sa Pambansang Tubig, ang Watermax Enterprises. Palakpakan naman natin yan. So, ayan, thank you very much sa ating 11 sharer at sa ating mga viewers. Shout out po sa inyo, mga katubig. Ayan. So, ang topic natin for today is may kinalaman po sa tanong na nakuha natin sa ating YouTube channel. Ayan, galing yung tanong kay Sir Anthony Mina. Sabi niya, hello sir, what if yung reject water ng first membrane ay ipasok sa inlet ng second membrane and then yung reject na second membrane is disposed na? Naisip ko lang po kung pwede, kasi hindi naman po ganun kataas ang reject water ko. 440 TDS. Ayan. Meron akong surprise sa'yo kung nanonood ka ngayon, Sir Anthony Mina. Meron akong ginawang diagram at computation para masabi ko sa iyo yung figures kung ano yung magiging finished product mo pag ginawa mo yan. Okay, so mamaya discuss ko sa inyo yan. Tapos, ayan, yung second question natin, si Arvin Olero, sabi niya, Sir Alfred, bakit hindi nawawala yung amoy ng tubig at may lasa? Halos 2 weeks na po kaming nagpa-flushing. Newbie lang po kami sa water refilling station. Matulungan nyo po kami. Sana matulungan nyo po kami. Maraming salamat po. Ayan. So, technically, hindi ito install ng Watermax, na? Kaya, nag-search siya ng tulong. So, alamin natin mamaya kung paano ko siya tutulungan. Ayan. Si Edson Juan Nilio. Sabi, Sir, pwede bang ipanglinis ang pre-wash water sa mga galon sa labas at yung reject water? Ayan. So, mamaya, sagutin natin yan. So, we have 3 topics na kailangan nyong intayin. Mamaya-maya lang, i-discuss ko po sa inyo kung papaano ba ang diskarte sa mga water refilling station kapag sa paghuhugas ng mga containers. Ayan. Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Ayan. Okay, so, simulan natin yung unang tanong. Ayan. Okay. Mamaya natin na shout out yung ating mga bagong customer. Mamaya sa panghuli. Sa panghuli natin sila i-shout out, no? Unahin muna natin yung topic natin. Ayan, baliktarin natin ngayon yung topic ang mauuna. Okay. So, Sai, kuha na mo ako tubig, Sai. Thank you. So, unahin natin yung tanong ni Sir Anthony Mina. Okay? Mabilisan lang para yung mga comment section nyo ma-discuss agad natin. Okay? So, sabi ni Anthony Mina, yung reject water daw, ipapasok niya ulit doon sa kanyang another membrane. Okay? So, naisip lang daw niya yun. Well, actually, ginagawa na po yan noon pa man. Ayan. So, ito po ang diagram na ginawa ko mula doon sa binigay niyang figures na 450. Nasaan na ba yun? Matuduling ako. Ayun, 450 na TDS. Okay, so, ngayon, eto po yan. Gumawa ako ng diagram para sa kanya lang. Yun. So, Sir Anthony, if you're watching right now, eto po ang diagram na ginawa ko para masagot yung katanungan mo doon sa paano yung mangyayari kapag yung 450 ppm ay ipinasok mo sa isa pang membrane. So, nakita nyo po ngayon, guys, mayroon pong dalawang membrane dito. May RO pump, tapos computation na rin. So, paano ko ba ito kinompute? Okay? So, mayroon tayong RO pump doon. Sa flow diagram ko, pinapasok ko muna sa isang membrane. Ang tawag pala sa gantong design is series. Okay? Hindi to parallel. Series type ang tawag sa ganito. Okay? Pag sinabi nating parallel, ito ay kind of design ng mga membranes, no? Pag parallel yan, yung inlet nito at kabila, parehong bubugayan pa ganon. Okay? Yun ang tinatawag nating parallel type of design ng membrane. Ito naman, ang tawag natin dito is a series of membrane or design. So, pwede naman i-apply. Okay? So, ngayon, paano ginagawa yung mga series design na ganito? So, ito na. Kung interested kayo sa mga bagong water refilling station at matatagal ng water refilling stations, pwede kayong makatipid.
using this design. Okay? Ito, advice ko sa mga water refilling station na mayroong mamahaling mga water bill. Ayan, sa mga naka-Maynilad ang design. Pwede niyong gayahin to. Or kung ikaw naman ay may water shortage sa inyong lugar, kulang po sa tubig na nakukuha o na ipaprocess, pwede niyo rin pong gayahin yung design na ito. Ayan, advisable to sa inyo. Pero kung malakas ang water source, I recommend doon pa rin tayo sa parallel type. So, ang topic natin is series design of membrane system. Now, yung kanyang water source, probably, dahil binigyan niya ako ng supply na 450 ppm, malinaw ba dyan, bro? Malinaw dyan sa chart? Malinaw? Kita? Kahit na yan. Binigyan niya ako ng 400 ppm na figure na ipapasok daw niya doon sa second membrane. So, technically, kinumpute ko na rin kung ano yung kanyang water source. Ang water source po niyan ay kumbaga more or less around 225 ppm. Ngayon po ang source niyan. Nakumpute ko na. So, binigyan ko lang po kayo ng konting idea kung paano kinukumpute. Kasi multiply by 2. Ayan. Ito guys, is more or less. Pwedeng mapababa, pwedeng mapataas ng kaunti. Hindi to exact na yung saktong-sakto na tinatawag. Okay? Okay, now. Since meron kang TDS na 225, okay? Papasok yan sa membrane, sa membrane number 1. And then magkakaroon ka ng paghihiwalay na tubig, which is yung isang product magiging product 1 na tinatawag natin at nilagyan ko po siya ng code na 4.5 ppm. Saan ko kinuha yung 4.5 ppm na yon? Yung 4.5 ppm, kinuha ko po yan sa 98% reduction. 225 less 98% reduction equivalent to 4.5 ppm. Again, depende pa rin yan sa membrane na ginamit mo. Gumamit lang ako ng figures which is 98% reduction. But there are some membrane na mas kayang magtanggal ng TDS. Merong mga membrane kasi na high pressurized membrane na kaya niyang tanggalin yung 99% to 99.5%. Pero kinuha ko lang yung pinaka-safe computin. Okay, kumbaga maximum TDS na pwedeng lumabas. 98% ko kinumpute. So, 4.5 ppm. Now, ang reject mo, of course, tataas ng almost times 2. Pwedeng maging 400 or 450 yan. Okay? So, kinuha ko ulit yung maximum figures. 450, pinapasok ko ulit sa isa pang membrane. So, ito yung diagram na tinutukoy natin. So, pagpasok mo ulit sa isa pang membrane, magkakaroon ka ng finished product na 9 ppm. Yan. So, paano ko nakuha yung 9 ppm? 450 less 98%, it's equivalent to 9 ppm. So, that would be your product 2. So, you have two kinds of product. Yung product 1 mo is 4.5 ppm and your second product is 9 ppm. Ang tanong, yung 9 ppm ba, pasok po ba sa standard ng DOH natin? Of course, pasok po yan. So, 9 ppm is less than 10. So, pasok po yan sa tinatawag nating purified water system. Okay, so, 9 ppm po, syempre, sa ating mga piping layout, para makatipid na rin tayo, commonly pinagsasama natin yan. Okay? So, pagkasamahin natin yung 4.5 ppm, so, this is the product 2 and the product 1. Okay? Again, your product 1 is equivalent to, baka maliit na, zoom ko na lang, to 4.5 ppm. Okay? Now, dinagdag natin yung product 2 na 9 ppm, which is average niyan, kinuha ko po sa plus 25%. Kasi, ba't ganon? Hindi ka naman kasi multiplier to eh. Mixture na to, okay? Minix mo yung 9 ppm at 4.5 ppm. So, average of total dissolved solid count na pwede mong lumabas sa inyong TDS meter ay 6.75 or 7. Okay? Round off na yon. So, ang tanong, pasado ba? Pasado yan. Okay? Pasado yan kasi below 10. So, ganito kung makukompute yung inyong system na planong gawin o i-design sa mga water refilling station.
Ayan. So, advisable ba itong gantong design? Yes, advisable to kasi ito po, mas makakatipid po kayo sa mga water sources nyo, lalo kung nagbabayad ka ng mataas na nawasa bill or yung water bill. At kung mahina naman ang shortage nyo again sa inyong mga area, you can copy this design para mas makatipid kayo sa water. Now, Alfred, baka may disadvantage. Ayan. So, yun naman ang panibagong tanong. Baka may disadvantage. Of course, may advantage po ito at may disadvantage. Now, anong advantage? Yun nga, makakatipid ka sa tubig. Pero ang disadvantage ito, guys, mabubugbog po yung isang membrane. So, technically, masisira yan ng hindi sabay. So, ganun po ang nangyayari. Mas maunang masisira ito. Okay? Okay. Some other guys thinking na ang masisira agad, itong nauna. Ayan. Bakit sinabi ko na yung pangalawang masisira? Ito agad ang masisira. Ba't ka mo? Kasi ang pinifilter po niya is 450 ppm. Mas madumi compared dito. Okay? So, mas malaki ang chances po na magbara ito. Okay? Now, ang tanong, yung pagbara ba, Alfred, pagkasira ng membrane? Of course not. Okay? Nagbara lang naman. Pwede naman yan makleaning o mahugasan. Again, hindi ko naman masyadong nirecommend o pinupush yung cleaning kasi nga pwedeng hindi mo na siya mapabalik sa dati niyang design na 98% reduction potential. Okay? So, pwedeng tumaas. Okay? Again, ang purified water system is 10 ppm below ang ating basis at pag umabab yan ng 10 ppm, hindi na po yan purified water that considered as safe drinking water. Okay, guys? So, ito po ang reject water niya. So, sa 900 ppm, pwede pa ba yan? Ang tanong. Actually, pwede. Kung talagang walang-wala na, pwede ka pa magpasok na isa pang membrane dyan. Kaya lang, guys, kawawa na isang membrane. Hindi natatagal yun. Yung pangatlo. But, yan, pwede kang gumamit ng mga pump na tiyatawag nating low pressure pump or yung mga pump na around 1.5 horsepower pag gantong design. Okay? So, yun ang may sasuggest ko kapag gagawa kayo ng gantong design. Kapag ginamitan mo actually ito ng vertical, pwedeng mabutas agad. Ayun ang mabutas dyan, ito. Ayan, yung number one. Okay, pwedeng mabutas agad yung membrane one mo kapag ginamitan mo ng sobrang lakas na mga pump yan. Kasi kailangan niya na mag-pressurize dito. Okay? So, ayan. Kung may mga katanungan kayo dyan sa ating comment section, you can comment down below para naman po masagot natin ang inyong mga katanungan kung meron akong nalagpasan dito sa diagram na ito. Ayan, shoutout ko po pala si Richard Lorke. Ayan, good evening sir, watching from Korea. At si Elro Erigua. Eriga. Aba, good evening sir Alfred, watching from KSA. Ayan, shoutout po sa mga taga KSA. At si Winston Takiso. Good evening, Sir Alfred. I'm watching from Negros Occidental. Hello po sa mga taga Negros Occidental. Welcome po sa Pambansang Tubig. Ha? Si Nat Torales. Good evening, Sir Alfred. Watching from Capas, Tarlac. Uy, laging present si Sir Nat Torales. Thank you very much for watching. And please, do like and share this video para po marami po tayong matutunan ng mga tutorial videos sa water refilling station industry. This is actually a free seminar no sa mga water refilling station. You can get the information for free. Walang bayad, di ba? So yun, magandang tubig sa inyo. Okay. So tingin ko walang mga tanong dito sa setup na ginawa natin. Ayan. Again ha, hindi ko to maisasuggest kung ang TDS ng water source mo ay ganito nakataas. 450. Halimbawa ito nandito. Hindi ko siya ma-recommend. Pero since ganito yung nakita compute kong diagram, which is 450, medyo critical na rin actually. Yung tinatawag natin na yan, average na yan. Okay? At the same time, hindi ko naman may garantya sa inyo na yung lalabas na TDS niyan ay talagang ano, kumbaga accurate na ganyan. Pwede pa siyang mas bumaba dyan, to be honest. Ayan. Kumbaga, kinuha ko lang yung maximum talaga. Kasi the membrane can remove talaga ng 99%. Pero ang kinocompute ko is 98% lang. So, mas malaki talaga ang reduction potential ng original na mga membranes kagaya ng kinakabit ng Watermax Enterprises. Ayan. Kasi ito, commonly kinumpit ko lang to sa low pressure required membrane.
Pero kapag tumaas tayo sa mga pang brackish membranes, iba na naman po ang computations nun. So binigyan ko lang kayo ng idea kung po pwede ba. Well, actually, pwede. Ayan. So I hope nakatulong ang ating live tutorial video dito. Ayan. So wala nang mga nagtatanong, matantahimik sa ating comment section. Okay, so bago tayo lumipat sa isa pa nating topic, yan, gusto kong ipakita sa inyo yung diagram. So paano ba ginagawa itong diagram? So itong design na ito, okay, itong design na ito, nakikita niyo po ngayon, this is the package 7 design, na which is commonly ginagamit ko to, yung double membrane na to, as the parallel design system. Reason why, para tumagal yung lifespan ng membrane at hindi sumakit yung ulo ng mga baguhan na member ng water refilling station business. Yan. Pero kung mahina ang water source, pwede kong gawing parallel type yan. Ayan. Upon the request of the client. Again, kung napansin nyo po pala, additional input ko lang, the finished product of this one is 4.5. Ayan. 4.5 po yung kanyang additional, yung kanyang finished product. Now, kung ang ginawa ko dyan, parallel type, the product would be 4.5. Parehas na 4.5 ang mangyayari. Yan. Now, this one, this tumaas ang TDS niya. So, yun pala ang isa pa sa advantage na nakalimutan kong i-discuss sa inyo na may disadvantage dahil tataas na yung TDS po niya around 25%. Pero it is manageable naman po yung ganyang TDS. O yun, may nagtanong na. Si Philson Bada, Kuya Alfred, 3-in-1, 3 membranes yung inavail po namin sa inyo. Uy, congratulations po sa inyo, ha? Palakpakan natin. Ayan. Bakit ko kayo kinapalakpakan? Congratulations sa inyo kung kayo po yung naka-avail ng limited design namin ng Watermax. Yes, gumawa ako ng limited design, Sir Philson Bada. So, yung design na ginawa po namin is 3-in-1 actually, which is may triple membrane. Napakalaki ng masisave mo pag yan ang machine na binili mo. Why? Ito po kasi yan. Kung kukumpitin niyo po yung package 5 ng Watermax, that is 250,000 pesos only. But, the upgrade na ginawa doon, ginawang triple membrane. So, another 30,000 yon. So, naging 280 sana sa cash, no? Plus, the mineral and alkaline, that will cost you 70,000. That would be... ilan na yun? 350,000 dapat ang total package na yun. But na-avail nyo lang ng 300,000. So, congratulations sa'yo, sir, na naka-avail. So, nag-iisa lang po yung machine na yun at hindi na ako gumawa ng ganung machine. Matagal na yun, naka-display. Hindi naman. May isang taon? Wala. Wala, wala, no? Kailan lang? 6 months? Wala din. 6 months? 4 months? 3. Mga 3 months. 3 months yung naka-display sa aking live studio. So, yun po yung ginamit ko as parang complete. Kasi doon eh, may 3-in-1 na. You have a purified mineral alkaline. So, nag-iisa lang yun. So, Philson Bada. So, congratulations sa'yo kung ikaw yung naka-avail nun. Ayan. Ayan. Shout out po kay Tristan Arcilla. So, may tanong siya. Good evening, Sir Alfred. Question lang po. Paano po kapag ang source namin ay may water na kukuhang lupa? Pwede bang gawing purified? Of course, pwede. Kayang-kaya natin gawing purified yan kahit may lupa na kasama doon sa water source na yan. Okay? Tapos si Ompong, amin nakukuhang lupa daw. Si Mama Christian. Sir Christian Arcilla. So, yung mga lupang nakukuha natin sa mga deep well natin, normal po yun. Okay? So, gagamit lang tayo ng free filtrations doon para mawala yung mga lupa na yun. Now, pwede po siyang maging purified. Actually, pwede rin siyang maging alkaline. Ayan. Okay, tapos si Ompong Hamjalin. Ayan, magtanong siya. Good PM. Sir Alfred, watching from Jeddah. Here, tanong ko lang. Uuwi kami kasi soon at surely mag-avail kami ng package for nyo. Ang tanong ko, paano pag nag-troubleshoot ang makina namin na kinuha na ng kami, matulungan ng technician sa Watermax, Quezon City po kami. Salamat po. Ayan. So, dito sa Watermax, so nationwide supplier tayo ng mga machines.
At technically, kung magkaroon ng problema ang inyong mga machines, na-assist naman po namin kayo at ma-sure po natin na wala magiging problema. Lalo kung nasa Quezon City lang kayo, malapit lang kayo. At saka free delivery pa tayo sa Quezon City. Ayan, no? Shout out sa mga taga Quezon City na nag-avail sa Watermax. At kagandahan po niyan, mayroon tayong after sales department na kung saan may problema o wala yung inyong machine, tatawagan po kayo ng ating mga staff. Yun po ang kagandahan. Opo. Hindi lang po actually yung technicians ang tutulong sa inyo, pati yung mga troubleshooting team natin, tutulungan pa kayo. So dito, marami kayong pwedeng maging, maging kapit, kumbaga. Hindi lang sa technician. Meron tayong department for troubleshooting. Yun. So marami tayong magiging advantage pagdating sa ganyan, sa mga after sales. Ayan. Alam naman ng mga viewers natin yan kasi mga nanonood dyan sa ating video ngayon, mga customers din ng Watermax yan. So, okay, yun po yung aking masabi. If you are located in Quezon City, marami pa nga po dyan nag-avail kung saan sa ang panig ng Pilipinas eh. Wala naman naging problema. Okay, so pangalawang tanong, si Romeo Adi Panghilinan, sabi niya, "Good evening, Sir Alfred, watching from Angeles City. Ask ko lang po anong different ng vertical at horizontal layout membrane." Ah, tanong niya is yung positioning ng membrane. The horizontal setup versus nakatayo. Ayan, so another topic to, no? Ayan. So ano bang difference ng nakahiga yung membrane at nakatayo? Technically, wala pong pinagkaiba yan. Parehas lang po yan. Okay? Hindi po yan makaka-apekto sa product. Ang pinagkaiba would be the design. Pero kung ang tanong is, yung finished product ba ay magbabago kapag inihiga o itinayo? Wala pong magbabago. Parehas lang. Okay? Kasi ang membrane is high pressurized membrane, which is talagang ang trabaho po niyan is mag-remove ng mga dumi o nagtatanggal ng reject water. Now, kung ang tanong nyo po is lifespan, parehas lang ng lifespan yung nakatayo at nakahiga na membrane. Okay? Actually, before, sa mga water refilling station, hindi uso yung nakahiga na ganito. Nung nag-design ako ng machine, okay, to be honest, parang ako yung una yata na nagawa ng nakahiga na machine. And natatandaan ko noon, nabash ako ng mga technician dahil hiniga ko yung membrane. Pero nung ginawa ko po, isang tanong lang, kung kayo po ay nakakita ng mga desalination system o sa mga barko, sa mga malalaki, yung mga membrane na kasing laki ng mga poste, hindi yun nakadesign na nakatayo. Nakadesign po yun na pahiga. So, ibig sabihin, wala naman po talagang problema kung nakahiga yan o nakatayo. Okay, shout out sa mga technicians na ganun ang pananaw. Kasi actually, ang nangyayari po noon, patagal na yun, actually, medyo nakalimutan ko na, naging parang controversial yan eh, yung nakahiga at nakatayong membrane. Ngayon, guys, ginagawa nilang marketing yan, yung membrane nila na nakatayo kasi mas maganda rin nakatayo, mas matagal daw masira yan. But actually, napatunayan ko naman sa kanila na yung mga nakahigang membrane okay din naman. So parehas lang, walang pinagkaiba yan, guys. Kumbaga, ano man yung gusto nyong design, nakatayo, nakahiga, nakapatagilid na ganun, pwede po yon. Hindi po yun magiging problema sa mga machines ninyo. Okay? So, yun po ang may sasagot ko doon sa nagtanong. Kung ano ba yung tanong niya? Kung ano daw yung pinagkaiba? Ha? Nang nakahiga at nakatayo. Ayan. Dito sa Watermax, actually, we have nakahiga or nakatayo na membrane. We have the package 4 na nakatayo and we have the package 7 na nakahiga. Kung tatanungin mo, wala pong pinagkaiba. Same lang yon. Okay, same lang. Okay. Sinatola Torales po, good PM po ulit, sir. Ano po ba ang tamang pressure inlet gauge? Salamat po. Inlet gauge, siguro sa membrane, no? Sa membrane, usually nasa 100 PSI. But if you're asking about the feed pressure, it is depend on the element na ikinarga doon sa mga machines natin. So, iba-iba po yun. Yan. So, pagdating doon, medyo mahabang discussion yon. So, I could assist you na lang po, Sir Naturales, para doon sa mga complete details na yan. Okay. Si Helen Raiko. Good evening po, Sir Alfred, watching from Canada. Hello po sa mga taga-Canada. Magandang tubig sa inyo. Ayan. Pakipasa po yung ating video para po mas maraming makapanood.
Si Richard Larke, ayan, sir, how about replacement of filters every month? Paano kami makapag-avail if Visayas area kami? Ayan, as you see sa ating mga live videos held by Charissa, ang ginagawa po ni natin ay pinapadala po natin yan sa mga shipping lines. Okay, so via sea tayo, yun ang nagiging shipping agreement natin, which is nagiging plug and play po ang sistema. So, kayang taga-Visayas po kayo, pwede pa rin naman kayong mag-avail at masupplyan ng Watermax Enterprises ng buo ng makina. Ayan. So, nationwide po ang ating supplies, so wala po magiging problema. Okay? Sa filter replacement naman po, pwede naman kayong padalahan ng filters via LBC, 2GO, AP Cargo, kung ano yung shipping line right to your doorstep. Kumbaga, pwede kayong maghintay na lang sa inyong bahay at dadating dyan yung mga filters na in-order nyo sa Watermax Enterprises. Ayan. Okay, so si Steven Ryan Necesito, good evening po, watching from Saudi Arabia. Uy, shout out sa mga taga Saudi Arabia. Ayan, magandang tubig sa inyo. Si Edgardo Botterayo, Sir Alfred, available pa ba 3-in-1, 3 membrane, 300K? Sold out po. Nag-iisa lang po yun. Okay, wala na po. Hindi, kumbaga, nag-iisang unit lang. Ayan, si Christian Arcilla, wala po bang explanation yan sa YouTube channel mo ni Sir Alfred? Well, actually, yung mga in-explain ko dito, it is actually, kumbaga, kung ano yung mga katanungan ninyo. Okay? Sa YouTube kasi, although I have lots of video there, pero itong mga didiscuss ko dito ngayon sa inyo, this is actually your actual questions. Okay? Kung ano yung itinanong nyo dyan, yun ang kukunin ko. Okay? Yun po yung i-discuss ko dito. So, kaya po, I'm doing live video every 8 o'clock to 9 p.m. ng gabi. Ayan. Si Richard Dumaging, good evening, watching from Macau, planning to have a water station. Silent watcher sa mga video para sa idea. Palakpakan agad natin yan. Ayan. Alam ba, pinalakpakan ko natin yan. Mag-a-avail yan sa Watermax. At sigurado maraming magko-comment, ay mag-PPM sa'yo ngayon na hindi naman stop ng Watermax. Ayan, shout out din po sa ating mga viewers, yan, na taga-kuha ng kliyente ng Watermax. Okay? So yan, si Ella Mendoza Maximo, ang wife ko, ang pogi ka ngayon. Eh, syempre naman. Richard Dumaging, pwede bang mag-avail ng machine later na po magpatayo ng business soon? Yes, pwede. Pwede po yun. Para at least hindi kayo nag-gagahol sa oras. Okay? Mas maganda nga po yun eh. Mas mahaba ang preparations. Si Winston Takiso, good evening Sir Alfred. Mag-avail ako ng package 9. Meron bang delivery charge sa Negros Occidental at papaano po mag-order? Uy, mag-avail ng package 9 si Winston Takiso. Palakpakan natin yun. Ayun. So yung mag-avail ng package 9 sa Negros Occidental, meron kang libreng mga tools. Ayan. Meron kang libreng fusion machines, mga gamit mo for repair kits, ipapadala ko yan for free. Now, yung inyong delivery charge ay sa 2GO na po tayo magbabayad. Actually, konti lang naman yon, hindi naman ganun kamahal. Lalo kung ang i-charge natin dyan ay tawag dito, yung mas maliit yung pagkakapak ng ating mga makina. Tapos kapag maliit ang ating declare value, lumiliit din ang charge because of the insurance. But actually, pwede po namin i-pay collect ang shipping fee dyan sa Negros Occidental. Sa amin po, mas makakatipid ka pa rin because we always find the way kung paano makakatipid ang mga kliyente namin pagdating sa shipping fee. Hindi naman napupunta sa amin ang shipping fee po, no? Napupunta po yan sa mga shipping lines na ating kinakausap. Okay? Si... ano na ba? Ayun. Si Edric Lardizabal, good evening sir. Assist po ako bukas pipe layout ko. Thank you. Okay po Sir Edric, sa pipe layout wala pong problema. I-assist po namin kayo. Ayan.
Si Maria Cristina Adal, sir, meron bang stock ng design na 2-in-1 purified and alkaline? Meron po, meron. Pwede naman po kayong magpagawa sa amin. Si Orlan Soriano Kayaban, patuloy, watermark, magpatuloy. Watermarks lang sa kalam, yun. Shoutout sa'yo. Ayan, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Hello, magandang tubig po sa inyo, sa mga taga Saudi Arabia. Okay guys, so pasok na tayo sa ating second topic for today. Eto na, saan na ba? Okay, so may nagtanong sa ating YouTube channel again. Si Edson Juanillo. So ang question niya, pwede pang ipanglinis as pre-wash water sa mga galon? Sa mga galon at sa labas yung reject water. Pwede ba yun? Yun. Ito po ang design ng ating layout ng building. Okay? So now, sa mga design natin, okay, this one is for a pre-wash actually. Ayan, mineral. Okay. Pero hindi ito yung pangbentang mineral, no? Itong design na to, ayan, yung blue, yan po, sa panghugas po yan. Okay, sa pipe layout. Tapos, ito naman pong green na to, ito na po yung product, finished product. Now, ito po ay mineral water, yung blue na yan. Now, kung gagamitin nyo po yan pang panghugas ng mga galon, okay, pwede naman pong gamitin yung reject water sa labas lang. Okay, pero sa loob, pwede nyo gamitin ng finished product. Lalo yung final rinse na tinatawag nating jet washing na nakalagay po dito. Dito. Okay? So, yun po ah. Ganun ang design na pwede natin gawin. Now, sa pag-design po ng water refilling station machines, yung mga dating design pa po natin, okay, 80 cm po ang floor height. Yan, 80 cm. Yung taas ng lababo. Okay? So, ganyan po dapat ang gawin yung height para hindi mabigat buhatin yung mga galon. Okay? So, yun po yung masishare ko sa inyong idea. Okay? Doon sa mga water refilling stations na ginagamit panghugas ang reject water, some of DOH o some of areas na lugar, hindi nila inaallow na gamitin ang reject water panghugas ng galon. But actually, almost halos lahat naman yata, ginagamit na nila pang pre-wash yan. Kumbaga para makatipid sa tubig. Pero ang final washing nila is still finished product pa rin, yung purified water. So, para at least ma-inform lang din natin yung mga iba na sanitary inspector na actually, ang tawag nila sa water na reject water is the wastewater. Sa design kasi, pag sinabi natin wastewater, madumi. Okay, madumi ang ibig sabihin. But actually, hindi naman po siya ganun kadumi kasi it is actually ni-reject lang siya ng machine natin dahil malaki ang molecule ng tubig na 'yon. Okay? So 'yun po yung ating masabi sa katanungan ni Sir na nasa ating YouTube channel. Now, dadako tayo doon sa ating isa pang subscriber. Ayan. Si Arvin Olerio, sabi niya, Sir Alfred, bakit hindi nawawala ang amoy ng tubig at may lasa? Halos 2 weeks na po kami nagpa-flushing. Newbie lang po kami. At sa water refilling station, sana matulungan niyo po kami. Maraming salamat. So ito po yung isa sa ating subscriber na nagtatanong. Jim, ano yun? Tumutunog. Mulan ba? Ha? Ano yun? Ha? Ano nangyari? Nakaka-distract eh. Itapat mo nga sa electric pan, mainit. Yun. Tsaka ang bagal kumilos ito dyan. No? Nakaka-distract pa. Bagal kumilos. Ayusin mo nga yan. Saan ba nakakonekta yan? Okay. So, back to our topic.
So, sabi niya, may water filling station na daw siya. So, technically, hindi ito nakabili sa Watermax. Nakabili ito siguro ito sa ibang company. Which is, kaya siya nakaabot sa ating YouTube channel kasi nagkakaproblema na siya. So, si Arvin Olerio. So, sana matulungan kita sa inyong katanungan. So, according to him, 2 weeks na siyang nagpa-flushing. Okay? So, yun pa lang, ibig sabihin, may water station na siya. And, may amoy ang tubig at may lasa. So, question is, saan nanggagaling yung smell? Okay? Unang-una na pwede pang galingan ng smell is ito. Okay? Ito, pwede pang galingan. Solvent. Yan. So, pwede nating ano, saan na-connect saan? Ha? Pwede? Ha? Mabagal? Okay. Okay, so, unang reason bakit siya may amoy, it is because solvent. So, considering the solvent, kaya lang, in his case, 2 weeks na siyang nagpa-flushing. Normally, nung ako gumagamit pa ako ng solvent, matagal talagang mawala yung amoy na yan. Yung solvent na yan. Talagang inaabot talaga ng ganun katagal. Lalo kung hindi ganun kadami yung tubig na itinatapo natin. And then, isa pang cause ng amoy, pwedeng mag-cause yung minerals. Okay? Ano namang minerals yung nandun, pwedeng nakastock. Okay? Yung mga lumot na nandun, pwedeng mag-cause ng amoy. And number one reason of having a smell dun sa tubig is bacteria. Possibly, sir, na may bacteria yan. Okay? Ito. Baka may bacterial contamination yung inyong water filling station o yung inyong makina, kaya may amoy. Now, kung wala dyan sa tatlong binanggit ko na yan, better ask your technicians. Okay? Yun ang gawin mo to solve the problem ng may amoy. Okay, pero ang isasuggest ko agad sa inyo dyan, kung may amoy, mag-chlorinate kayo ng water source nyo or ng inyong finished product kasi pwedeng ang may bacteria. Okay, lahat ng may amoy, guys, pwedeng mag-cause na may bacteria except siguro yung mga durian, yung mga pagkain ng mga safe. Pero the reason of having a smell doon sa water is because of bacterial contaminations. Okay, so mas maganda i-chlorinate ninyo or i-flushing ninyo ng maigi. Kumbaga, yung flushing yung ginagawa ninyo, gamit na kayo ng antibacterial na chemicals para matanggal nyo po yung amoy. Okay, chlorinations, pwede rin po yun, or UV sterilizer. But the bacteria, kung nakakonect na yan sa mga tubo mo, mas maganda na lang na chlorine. Okay? Next is taste. Of course, so nagkakaproblema siya regarding sa lasa ng tubig niya. Now, kung general kasi yung tanong, no? Kung ang tubig mo ay lasang kalawang, pwedeng ang water source mo is poso. Ayan. Commonly sa mga water source na poso ay talagang lasang kalawang. So, yun yung karamihan. Now, kung iyan naman ay lasang chlorine, pwedeng sa Nawasa o sa water district nang gagaling yung lasa na yon. Okay? Kung lasa naman po yung putik o mud, yung lasa na yan, pwede naman po nang gagaling yan sa mismong burak. Ano tawag doon sa Tagalog? Kung lasang burak yung tubig, pwedeng mud nang galing. Or stock na water yon sa ilalim. Pero ang problem kasi, galing sa mismong product niya, yung smell and taste. So, kaya rin ako nagla-live na ganito is para maturuan din yung mga baguhang water filling stations kung ano yung mga gagawin ninyo pag may mga ganitong problem. Okay? Now, pwedeng maging taste din yung solvent. Okay? Kung yung solvent hindi pa natanggal lahat, pwedeng ito yung reason. Okay? Kung wala dyan sa mga binanggit dyan, eh, kailangan na yung water analysis ninyo para matulungan ko po kayo. Kasi guys, nagiging puzzle sa akin eh. Kasi yung tanong kasi, kung re-reviewin nyo po, is newbie pa lang daw siya at bago pa lang sa water station, ngayon yung tubig niya may amoy at may lasa. General yung tanong, hindi ko alam kung anong amoy at hindi ko rin alam kung anong lasa. So, kaya na sinabi ko kanina, kung iyan lasang kalawang, commonly,
poso. Kung lasang chlorine, commonly nawasa. So, ganun. Kung may amoy, anong amoy? Okay? Anong amoy? Amoy solvent ba? Amoy bacteria ba? Amoy baho ba? So, kailangan alamin natin yung mga yon para masagot ko yung katanungan ninyo. Now, kaya po, nire-recommend ako ang water analysis para masagot po natin ang mga katanungan yan. Okay? Ano ba ang problema? So, yan. Kagaya itong client namin, si Raymond Pinulyar, yung kanyang water refilling station ay pasado. Ayan. Congratulations po sa inyo, Sir Raymond Pinulyar. Pasado sa lahat. Ayan. So, this is a report of microbacteriological analysis which is located in Dusok, Bayambang, Pangasinan, installed by Watermax Enterprises, at pasado lahat sa kanyang mga testing. Heterotopic plate count, coliform, at fecal. Now, ngayon, ang tanong, ano ba ang mga causes kapag ka nagbabagsak dyan? Commonly, kapag coliform ang failed mo, o may amoy yung tubig mo, o failed ka sa coliform, commonly, yan po yung multiple bacteria na kung saan mabilis ang dumarami. Okay? Yung total coliform. Na kung minsan, ang kadalasang problema is kulang talaga sa flushing. Nyari, kaka-install pa lang, nagpa-test ka ng tubig, kadalasan nagkaka-problema doon. Kaya, make sure na ipina-flush natin maigi o gunagamit natin ng chlorination o disinfectant yung mga machines natin bago natin ipatest sa mga laboratories. Next is yung... Ito guys, no, kasi yung mga tubong ginagamit natin, although sabihin natin na, halimbawa, gumamit ka ng tubo na may mga solvent na ginagamit, yun ang nagiging problem kung minsan ang pagbagsak natin sa mga water analysis. Kaya kami, pagdating sa mga piping layout namin, gumagamit kami ng antibacterial pipes and fittings para talagang walang bacteria na makakalusot dyan. Yun. So, yun ang isa sa reason. Pero, posible din na manggaling ang bacterial contaminations doon sa mga ordinaryong tubong nakalagay na sa building. Okay? So, kumbaga, nakakalusot pa rin kung minsan. Okay. So, now, sa fecal naman at total coliform, usually, nagpipild ang mga dyan kung minsan environment. Okay, sa surrounding natin. Minsan, mapansin ninyo, kapag ka nagkukuha sila ng water sample, it must be electric pan na kapatay. Dapat na-swab maigi yung gooseneck. Kailangan ma-swab, ma-sterilize, i-burn po yun, ito-torch po yun, at saka papatuloyin ng tubig and then kukuha ng sample sa ating water. Hindi pwedeng mahingahan yon. Yung tubig na yon, kasi pag nahingahan yon o nahanginan yon, pwede na agad mag-fail. Kasi ang passing po nito is zero, less than one. So ano ba yung less than one? Of course, dapat zero, wala ni isang bakterya o mikrobyo na makukuha dyan. So yun ang passing natin. Pero dito sa ating heterotopic plate count is 5 CFU. So kung ang kanyang result is 149, compare mo sa 500, so pasado siya. Ayan. Kapag tumaas ka sa 500, field na yun. So, ganun. So, ito yung bacteriological analysis. Now, pasok naman tayo sa physical and chemical analysis report. Okay. Dito sa physical and chemical analysis report, makikita mo kung saan nanggagaling yung mga problema na yun. Kagaya ng sabi ng ating subscriber na nagtatanong, may problema daw siya sa taste. Medyo malabo yung pagkakaano. I-zoom ko. Kaya pa ba i-zoom? May problema daw siya sa lasa. May lasa daw. Tapos, odor. Nababasa ko dito. I don't know kung nababasa ko dyan sa screen. Ayan. Nababasa, no, Jim? Ayan. So, dito, naka-report naman dito kung ano yung odor, ano yung taste, turbidity, total hardness, total dissolved solid. So, nakalagay dito sa report nito, ano yung mga reading na yan. So, para matulungan kita at masagot kita, saan nanggagaling yung mga yan? So, dito nakalagay yung report at kung pasado ba yan or hindi. Ayan, doon sa ating national standard, okay, of potable drinking water. Ayan. So dito sa water analysis, ang dami nang nakalagay dyan eh. Tignan nyo po ah. Ayan. Kita ba? Ayun. Okay. So dito nakalagay natin is yung color. Ano yung kulay ng tubig? Turbidity kung malabo. Total hardness, total dissolved solid. Tapos, copper. May copper ba? May iron? May manganese? Ayan. May cadmium ba?
Ayan, may pH level. Ayan, pH level, chlorine. Kumaba sa iba, nitrate. Ayan. Ayan yung mga elements na kailangan malaman natin. Fluoride. Kung ano. Ayan, medyo malabo lang yung pagkakano, pero nababasa pa naman siguro. So, ayan, kailangan natin mabasa o malaman ano yung mga kailangan natin tanggalin na minerals. O actually, yung iba, kailangan natin yung mga minerals niyan. Essential sa katawan, yung ibang minerals na nandyan. Okay, pero ngayon, kailangan lang natin malaman yung essential o amount na nandyan. Okay, halimbawa, itong iron, kailangan ng katawan natin yan. So, how many iron ang dapat? Yan, nakalagay naman dyan. Okay? So, dyan is nakalagay sa kanyang method, result niya is 0 o 1. Pero ang passing niyan sa passing niya is 1.0. So, nakalagay naman dyan, pass. Okay? Kapag ka hindi nakalagay dito sa result, halimbawa, bagsak sa TDS, 600 ang TDS, halimbawa, ang ginagawa ng water analysis o nagtetest ng tubig, inihiwala yung result na yon. Okay, para at least ma-improve pa yung ating water. So, ganyan po ka-selad. Yan. So, accredited ng DOH po yan, yung ating water lab companies. O yan. So, sila, nagtetest po sila ng tubig. Okay? So, I hope natulungan natin ang ating subscriber na si Aldrin Olerio. Ayan, better ask your technician siguro or your supplier kung ano yung dapat ninyong gawin. Ipalaboratory mo yung finished product mo para maiwasan natin na magka-problema doon sa mga parating na customer mo sa water refilling station business natin. Yun. Okay. Next. Ano yan? Tapos na yung topic natin yata, no? So, basa na lang tayo sa comment sections natin. Okay? Basa-basa din pag may time. Oy, oo nga pala. Shoutout ko po yung mga update, company update. Yan. So, bago matapos ang ating programa, ay binabati ko po ang ating bagong-bagong customer na si Jeffrey Pua Velasco ng Iligan City. Palakpakan natin. Nag-avail po siya ng Package 9. Thank you and congratulations to you, Jeffrey Pua Velasco. Alright. Next is si Richard C. Vandillo na taga Batangas. Nag-avail po siya ng Package 4. Palakpakan natin. Thank you very much. Ayan. Third, installations na po sa Nueva Ecija kay Mr. Kenneth Paul Bautista. Package 5. Congratulations. And thank you for availing our products. Next is nag-site visit po tayo sa Lawak, Pangasinan kay Mr. Ronel Takil Gayo. Uy! Palakpakan natin. Siya yung pamangkin ni Brother Roland Gayo, ang ating provisional director ng Pangasinan. Hello po, hello po, hello. Brother Gayo, ayan. Na-site visit na po siya nung linggo. Ayan. Installation sa San Luis, Pampanga kay Mr. Jordan Salin. Package 4, palapakan natin. At sa Mabalacat, Pampanga kay Mark Kenneth Quijano. Package 5. Ayan, palapakan natin. Thank you for availing our products for choosing Watermax Enterprises. And next, may installation tayo sa Gimba, Nueva Ecija kay Ma'am Jonali Sakay. Package 4. Pagpapa natin. Pumunta na dyan ang ating team. At meron din tayong installation sa Lupao, Nueva Ecija kay Mr. Cipriano Agbanlog. Package 1. Palakpakan natin. Mami, dumarami na yung customer natin sa Nueva Ecija. Baka naman pwedeng i-pre-delivery mo na sila. dumadami na, no? Alawag yung Nueva Ecija, no? Sige, pag dumami pa yung customer natin dyan, baka malibre na yung delivery dyan. Soon, sana, tangkilikin niyo po ang Watermax Enterprises sa mga taga Nueva Ecija para kapag lagi tayong may way dyan, baka mailibre natin yung delivery charge dyan. Sa ngayon kasi may bayad pa eh, no? May delivery charge pa tayo sa part ng Nueva Ecija. Nag-site visit po tayo sa La Union kay Ma'am Angelina Hegados. Package 9. Palakpakan natin. Grabe, ang lakas. Tapos, meron tayong after sales service. Siyempre, importante sa atin yung after sales service. Kay Mernal da Ballesteros ng Luna, Apayao. Palakpakan natin.
Tignan nyo po, guys, ha, kung kayo po ay taga Quezon City, yung nanonood kanina, taga Quezon City raw siya, paano daw pagka nagka-problema yung machines ng Watermax? Maupuntahan daw po ba? Eh, ito nga po, taga Luna, Apayao. Ayan, Maynard Ballesteros family, napuntahan pa rin ng Watermax kahit napakalayo. Diba? Kanya ng Watermax. Hindi natin pinababayaan yung ating mga kliyente. O, para sa mga staff kong masisipag, palakpakan din natin. Diba? Diba? Galing eh. Okay? Tapos, meron po tayong walk-in client galing po sa Zambales kay Sammy Muleda. Ayan, Sammy Muleda. Nag-avail po siya ng package 1. Palakpakan natin. Ayan. At si Mr. Saldi Diaz. Ayan, taga Cavite pa to. Ayan, na-meet ko siya. Ayan, kasama niya ako sa picture. Ayan, palakpakan natin ng congratulations. Okay. At si Ma'am Rodeline Keisha Latina, package 5. Nag-install na po tayo. Thank you very much. Congratulations sa Malasiki. Grabe, ang lakas. At sa Binangonan Rizal, installation kay Ma'am Mary Jane Almario, package 4. Yan. At siyempre, installation na rin sa Marilao, Bulacan, kay Mr. Juner Bautista, package 1. Alright, thank you very much for availing our product. Insulation at La Union. Ayan, kay Ma'am Melba Barcoma, package 7. Thank you very much. Ayun, tapos na. Ah, shoutout natin yung mga nag-comment sa ating comment section sa feedback, no? So, thank you very much din po kay Orly Aguirre. Yan, nagpapasalamat siya. Sabi niya, thank you po Sir Alfred sa mga ibinahagi mong kaalaman sa water refilling station. Ang dami ko pong natutunan. Mabuhay po kayo. God bless. Thank you. Yan. Si Marianne Seki. Good day Sir Alfred. Ang dami ko pong natutunan sa inyo. Gusto ko pong magnegosyo na yan. Yun, palapan natin. Okay. Tapos kay Dan Yuki. Sigurado Kristiyano kayong tunay kasi hindi kayo madamot sa kaalaman. Alright. Ayan, oh. Thank you sa pag-appreciate. Si Aisa Ilatino, very well said. Guwapo ang explanation, like ni Sir. Uy, nabola ako, ah. Look alike, magandang business ito, hopefully one day. As well, watching from Dubai, avail po ba Antipolo City area, Lodi? Available po, no, sa Antipolo, Ma'am Aisa Ilatino. Ayan, available po tayo sa Antipolo, Rizal. Okay. Si Geraldo Aranes. Ayan, watching OFW Japan. Ay, arigato gozaimasu, Japan. Sobrang hanga po ako sa paliwanag mo. God bless. Sana balang araw magkaroon ako niyan. Water refilling station. Good job, idol. Ayun, thank you very much po sa inyong appreciations. Kay Eugene Rante, thanks for another information, Sir Alfred. Ayun, thank you very much po. Si Joey Penn Wright, mabuhay Kuya Alfred. Thank you. Ayun. Yun po ang ating mga comment sections. Ayan. So sa mga YouTube channel, ayan. Ito, sigurado may mga YouTube channel din sila. Subscribe nyo rin. Yung mga binabanggit kong pangalan dyan na nagko-comment ng mga positive vibes, sigurado magiging positive din kayo. Kaya, yan. In-encourage ko kayo yung mga binanggit ko kanina. I-subscribe nyo rin sila. Yan. So, yun po yung ating mga bagong subscriber. Yan. At bagong comment sections. Ayun, meron tayong tanong sa ating Facebook page. Meron ba akong nalagpasan dito, bro? Steve Bryan. Ayan. Steve Bryan, sabi niya, Sir Alfred, sa study niyo po at experience sa tubig business, magkano ang range po nito, income? Teka, nawala. Income per container, more power po. Ayun. Sa experience ko po, ang income niyan depende sa benta mo.
Yan po ang totoo. Kumbaga, magkano ang inyong sales, magkano mo ibebenta yung water refilling station products mo. Halimbawa, kung iyan ang benta mo ay 30 pesos, mga puunan yan, around 5 pesos lang. So, may income ka around 25 pesos per container. So, ganun. Basta, sa purified, around 5 pesos po ang range ng capital doon sa laman pa lang. Steve Ryan says ito, ganun po ang puhunan. Kapag ka ikaw ay nakanawasa. Kung naka-deepwell ka, mas lessen. Mga 250 lang. Kasama na kuryente doon. Yan. Si Labutay Leolisa, good evening po Sir Alfred, watching from Masinloc, Zambales. Plan po namin mag-avail package 7. May delivery charge po ba? Mami, may delivery charge daw ba Masinloc, Zambales? Yeah, may delivery charge po sa Masinloc, Zambales. Pero don't worry, our delivery charge is very reasonable. Ayan. Hindi po tayo tumataga sa delivery charge natin. Kaya, kumbaga, reasonable na to pay the amount of delivery charge kasi truck naman yung ginagamit nating pang-deliver. Ayan. At saka, sa mga delivery pala natin, i-announce ko na rin sa inyo, kung sakaling sa lugar ninyo ay ECQ, syempre, i-required sa inyo ang swab testing, yung antigen. Usually, inaabot ng 2,000 pesos. Yung iba? Diba 2.5 ba na, mami? 2.5. So, ganun. Yung mga fees po na yon ay dapat po ang mga client ang nagbabayad, not the company, kasi hindi po yon kasali sa budget na ating napag-usapan. So, for example, like in Santa Cruz, Ilocos Sur, medyo mahigpit dyan. So, nangyari dyan, dalawang staff ni Watermax kailangan ng antigen. So, yung lugar nila nag-required. So, yung fee ng antigen na yon ay kailangan si client ang magbabayad. So, that would be 4,000. Good thing na lang, may kasabay siyang delivery doon sa area. So, yung instead of 4,000 ang bayaran niya, naging tag 2,000 na lang sila ng dalawang client. So, win-win. Pareho tayong, kumbaga, nakatipid. Ayan, dahil dalawang machine yung dineliver. Ayun. Okay, so, next questions. May oras pa ba tayo dyan? We have 1 minute na lang. Ayan, Richard Lorque. Tama ba? Richard Lorque. Sir Alfred, fully automatic and bulb heads ang nag-backwash na siya. Kaso, the time of backwash niya, pag nag-brown out, paano yung outcome? Continue pa rin ba ang backwashing niya if ma-restore ang power? Yes, yung backwashing po niya, mag-i-stop po yun. Mag-i-stop din ang mga motor pumps ninyo. So, wala naman po magiging cost yun pagdating sa kuryente. Now, kapag nag-resume siya ng backwashing time niya, babalik po siya sa kanyang factory set. Ganun lang yun. Wala naman po magiging problema sa adjustment. Si Vanji Perez, Sir, question lang, pressure 50 sa pressure gauge. But then, hindi nakapag-jet wash kapag bukas kahit isang faucet lang. Medyo abala po sa production. Kailangan makapag-antay lahat ng faucet bago makapag-jet wash. Hindi naman sa ganoon noon nung na-install. Noon, kahit nakabukas tatlo, jet wash, need help. O yan. Sa problem ni ma'am is yung kanyang jet wash daw ay pagsabay-sabay ang faucet. Yon, nagkakaroon daw siya ng hina ng jet washing. So, sa jet washing po kasi, kapag sabay-sabay ang faucet, dahil iisa po ang linya niyan, commonly talagang ihina po ang inyong jet wash. Siguro, I'll send you na lang the video, kung pasend ako ng video para ma-assist kayo regarding dot sa jet washing natin. Ayan. Labatutay Leolisa. Ayan. God bless po, Sir Alfred. Marami kayong natutulungan. Thank you very much din po. Ayan. Thank you very much for watching our live video. Okay. So, tapos na ang ating comment section. At thank you very much sa 136 sharer. Napakadaming nag-share. Palakpakan natin. At sa ating 27 comments. Ayan, naging masaya at productive na naman po ang ating usapan dito sa ating water refilling station business. Again, this is Kuya Alfred, ang inyong pambansang tubig, ang Watermax Enterprises. Maraming salamat sa inyong oras ng panonood. Ayan, magkita-kita ulit tayo sa susunod na live video streaming ng Watermax. And
Kung meron kayong mga topic na gusto nyong pag-usapan o mga katanungan, just comment down below para ma-discuss natin yan sa susunod ng mga live video natin. Ayan, magkita kita ulit tayo sa araw ng Biyernes. Ayan, tingnan natin po kung makakuha tayo ng mga gandang topic mula sa ating YouTube channels. Okay, see you guys in the next live video. Bye-bye! Bye guys! Good night everyone and God bless! Jen, paano ba ito?